Kumusta? Nandito naman kayo tayo sa kusina at alam niyo na kung bakit tayo napapunta doon sa Manchester, sa Wollongong. Kasi gawa tayo ng arroz caldo at gagawa rin tayo ng toko at baboy. Kasi malamig-lamig ngayon at masarap itong kainin. Pero yung mga bata, they're not fan of this arroz caldo. Baka kami lang ni June kakain ito. Okay, mga ingredients natin. Mixed chili. Optional ito. Spring onion, definite. Onions, ginger, at saka bawang. Ang ating pork belly, gagamitin natin. Manok. Hindi lahat ito. Ano lang, chicken breast, tas konting buton yan siguro. Ating tofu, malagkit na kanin, at yung normal na kanin din ay paghaluin natin sila. So, maraming ginger, maraming garlic, maraming onion. Ito ang sa ating arroz caldo at ating... Ano ba yan? Tofu. So, let's start! Idain ko muna itong ating tofu para hindi masyadong basa pag niluto natin. Ituinan naman natin ito. Gamitin na natin ito para sa mga scraps. Simulan na natin lutuin ito at pakita ko sa inyo how I do it, yung way ko. I'm sure na kanya-kanyang ano yan, diskarte. Lagyan muna natin ng konting mantika. Ang unang gagawin ko dito, tutustahin ko lang yung garlic na gagamitin ko para dun sa condiments. Pagkatapos nun, yung sa sauce, sa sauce naman natin para doon sa toko at baboy, piniprito ko yung garlic, onion, at saka yung ginger. Salagyan natin ng toyo, ng konting salt, asukal, at konting, ano yan? Suka. So, hindi ko nahihintay na uminit na lang todo-todo para hindi masyado burnt. Ayan. Kami lang naman medyo nagkakain itong arroz caldo kasi hindi gusto ng mga bata. Baka tukot baboy ng kakainin ng mga bata at saka kasama ng tao. Ang ginagamitin ko po pala ng bigas, kalahating tasang malagkit, kalahating tasa na hindi malagkit. Pareho silang Thai rice. So, pagkukumbay natin sila, at talagyan lang natin ng patis. Simple lang, patis lang. Bouillon, baka isa lang. At may nagpadala sa amin ito, kasugba. Talagyan natin ng kasugba. Black pepper, at saka lagyan ko lang kanya ng konting grinded pepper. Ito, lalagay ko naman ng kaunti dun sa tofu't baboy. Ito pala yung manok. Bale, chicken breast na yung kinuha ko at saka yung parang dito niya. Hindi, chicken breast dito. Yung sa likod niya. Yung sa likod niya, yung dito. Lay na dito, sa likod niya. Backbone, spine. Para may konting flavor yung ating arroz caldo. Sabi ng ate ko noon, pag weekend, pumupunta kami dun sa may kanto, kumakain kami dun sa gotohan. May goto, mami, at saka meron siyang mga ano ba yun, toge. Doon lang kami naghahapunan ng ate ko, kasi dalawa lang kami dati eh. Nagkatrabaho na kami.
Kasi during that time, hindi pa ako marunong magluto. So, pag hindi nagluto ang ate ko, hindi niya ako inuwana ng pagkain, gutom ako the whole day. Kasi hindi ako marunong, hindi ako confident na ako. Pag nagluto pa ako ng itlog, nasusunog ko pa, pati half dog, sunog na sunog. Kaya, maski nung dumating ako dito, hindi pa rin ako marunong magluto. So, ang ginagawa ko, bumibili lang ako ng microwave na pagkain, o kaya, luto na ako ng hotdog at saka ng itlog nun, maski sunog, kinakain ko na. Tapos yung mga kasama kong Pilipina, kababayan natin, na found out nila na hindi ako marunong magluto, kaya minsan dinadala nila ako. Tapos nung pala nalatikman yung binaguungan, doon ako natuto ng kaunti, I got a little bit more confident. Pero nung kami talaga ni June exam, nung dumating na siya dito, join me. Siya pa rin yung nagluluto. So, spoiled pa rin ako noon. It's only when si Miguel nag-join na sa amin na pinita na talaga ako matuto magluto. Kaya yung cooking skills ko noon, very poor. Pero kinatakunan. I brave na matuto, nag-load ako sa YouTube, just like you guys, or maybe some of you. At dun na, dun from there, talagang one after the other na lang, nag-loto na ako. So from this point, etong gagamitin ko pang, pang condiments. So tutustayin ko lang siya ng kaunti, para may kaunting flavor. Mas gusto ko pa ganun pag gumagawa ako ng sauce. Ginagawa ko muna. Pinipilit ko muna lahat ng onion, garlic, saka ginger para mas maganda, mas masarap yung flavor niya. Sa tingin ko, pag nag-a-abroad ka talaga, natututo ka maging independent. Kasi talagang lumaki kami. We were spoiled by our mother. Na kami babae. Isang lalaki, pero yung lalaki namin na came very late, even yung sister ko next to me, yung sumunod sa akin, came very late. So talagang spoiled kami ng mami ko, maski hindi naman kami mayaman, hindi talaga kami pinagbubugas ang plato, hindi kami nagluluto sa bahay, hindi nga kami nagtitipig ng damit namin. Kaya it was a real shock nung ako yung nag-asawa. At saka nung simula na kami ng ate ko, we live by ourselves. Pero ate ko, mas a little bit more confident with me. Ano bang mga skills na natutunan nyo while being in abroad? O something na hindi nyo ginagawa dati, ngayon ginagawa nyo na. Kasi you cannot rely on anyone else but yourself. Pag ganito ko gusto mo ito, pag sa sauce natin, nagagawin. Ito, lalagyan natin ng itlog mamaya. May chicharon tayo, kaunting chicharon. So, ito yung complete yung ating pang-aros kaldo na toppings.
Ayan, nakain tayo ng lugaw? Lugaw o aras kaldo? Aras kaldo. Ayan natin yung aras kaldo ni Luto ni Sina. Ayan. Aras kaldo ng manok. Aras kaldo ata manok talaga. Aras kaldo talaga. Ayan. Sarap dito. Matagal na natin din ang kain yan. Yung meron tayong tokwa at baboy. Ito yung pang-topping sa atin sa aras kaldo. Tingnan na natin pang-topping yan. Kaya natin toyo. Toyo at saka patis, no? Patis na. Yung patis para sa ano? Dito sa aras kaldo. Aras kaldo. Yan, try natin. Matagal na rin tayo nilagyan aras kaldo. Luluto kami. Hintayin tayo. Hintayin. Yeah. Ayoko rin ito. Okay, dyan. Ay, mga kababayan na mahilig sa lugaw ng aros kaldo. So, bigyan natin ng... Katap ko lang ito kay Jun. Saglit. Bigyan natin yan. Bakipawon. Pwede ka makumuha ng tokwad mo. Lagyan mo sa taas kung gusto mo. Lagyan mo na yun. Katap natin yung ating tokwad baboy. Sabi din namin ito sa Chinese eh. Yung tokwad. Pero parang kumonti na lang siya. Saka nagmahal na rin. Mm-hmm. Tumahan na ito kapag bago. Nalagyan natin dyan. Ikaw, hindi natin. Sige. Okay na. Come. Mga bata yung beef pan ito eh. Hindi ito na mahilig sa luga. Nalagyan natin ng konting toyo. Na may... parang sa amin, sa karinder. Sa konting pati. I mean, kain na. Let's eat. Ano yun? Ito na lang. Ito, sineparate ko yung tokwat baboy. Sineparate ko yung, ano niya, yung sauce niya. Kasi ayaw ng mga bata ng sauce. So, pag kumuha na lang kami ni June, doon na lang namin haluan. Tikman muna natin kung ano natin. Tagal na rin kami dinakain dito. Tagal na. Tagal na. Takon na rin, no? Kapag inaisip namin kasi kanina, sabi namin ano kaya. Kasi pupunta na kami sa Manchester, pupunta kami ng... Sarap siya. Bibili kami ng mga ano namin, supply. So nakita na namin ito ko, so sabi namin ano kaya, gawin na rin natin ito. Naalala ko pag kumakain ka lang ito, may sakit ka eh. Sobra. Ang naalala ko nito, pag may baha. So pag college siya, pag baha. Lugaw. Rapo. Kasi meron kang ano, tango? Hihintay kami matanggal yung maka... Tumila. Ano saan tayo dito? Star anis? Nilagyan mo lang ano? Kasubba. Kasubba. Kaya masarap eh. Mm. Sarap. Hindi ko pa kayo nahalo ito eh. Sarap siya ulit ito. Kahit wala yun. Sa Pilipinas, dali lang naman ito kahit saan kanto, di ba? Dito sa amin, talagang mali mo na mabili kahit saan. Hindi meron siya tawag fondue. Mga encik, no? Sa restaurant Arvine. Kaya ikaw, kung marunong na, gawa ka na lang. Masarap ito, marami talagang lemon, no? Marami kalamansi. Ano po bang, ano, yung... Combination na kinakain nyo ito? Masarap ito, tokwa. Siguro. May tokwat baboy, ano pa. Kaya toko lang, o kaya ano, yung toge. Nakalub yung toge. Kasama to eh. So, tandaan ko pag sa Quezon City, pag yung nag-night out ka, pag Goto King, pupunta ka sa Goto King. Goto King, mura pa naman. Sipid ka talaga. Kahit. Ito naman baboy, driving baboy. Ano na siya parang trinito na. Kala ko maanghang talaga yung sirin, di rin. Ano? Ano binili yan? Chinese yan. Hindi, sa ano? Sa Aldi? Hindi maanghang din yung sirin dito. Ito naman tokwa. Maanghang yung sirin? Masarap yung tokwa. Hindi natin. Di pa ang tokwa, no? Pero nilagay ko na ng salt eh. Kahit sa ang kanto sa Pilipinas, maraming mga kamili kami. Maraming kang mga bibili. Mura kasi.
Ang English nito congee, no? Congee. Congee. Mm-hmm. So, ganyan lang po, kasimple kung niluto itong rescaldo. Saka, ano, marami. Marami yung kalahating tasa lang na malagkit sa kalahating tasa na... Nakita natin. Kalahating tasang ginawa ni Sheila. Ganyan karami na gawa niya. Malaking container. Pag ilang tao yan, no? Mm-hmm. Para sa'yo lang ito lahat yun. Hindi, hindi ko kaya busin pa. Ayan, karin po tayo. Sige po, ah. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa amin, panunood niyo sa amin. Kakain tayo nitong ating aroscado. Saka tokwat baboy. Kain. Ito tokwat baboy, lagay kaya natin sa ano para pakita natin pa paano natin ginagawa. Yung ano? Ayun. Pakita natin. Halo natin yung tokwat baboy. Yan. Yun yung baboy. Pero ito yung baboy. Saka yung separate, no? Oo. Tapos, yan. Tapos, lagyan na natin ng maraming suka. Sauce. Suka. Suka-suka ba yan? Saka toyo. Saka toyo. Tsaka konting yan, no, chili. Asupal. Pero chili walang... Walang kick yung chili, pero ito, may chili oil ito. So, okay lang yan. Ayan. Sige, kain. Try natin. Ano bang masarap na inumin kasama ito? Tubig lang to, tubig. Beer ba o cook? Nyarap. Nyarap, nyarap ba? Nyarap daw. Bye-bye na nga. Bye-bye.